Madalas sa pagmamahalan ay napakaraming balakid. Andoon ang pagtutulminsan ng iyong sariling mga magulang. Panghuhusga sa pagiging malaki ang agwat sa inyong edad at ang pagsukat sa inyong antas ng pamumuhay. Bagamat madalas natin itong naririnig o napapanood sa mga pelikula, ay may mga magkarelasyon pa rin talaga na handang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan hanggang sa umabot ito sa dulo ng kanilang kamatayan. Welcome back mga kaibigan! Sa video natin na ito ay matutunghayan natin ang nakaka-inspire na kwento ng mag-asawang mula Amerika. Mag-asawang langit at lupa ang naging pagitan at pinaglaban ang kanilang relasyon sa kanila mismong mga magulang. At medyo kakaiba din ang kwentong ito sapagkat sila lamang ang nagmamahalan na sabay na isinilang at sabay ding namatay. December 31, taong 1918. Magkasabay na isinilang sina Helen at Les sa Amerika. Magkapareho man ang buwan, araw at taon ng kanilang kapanganakan, subalit magkaiba naman ang antas ng pamumuhay ang kanilang nakamulatan. Lumaki si Les na may maayos na buhay, o sabihin na lang natin na lumaki siyang isang mayaman. Kaya lahat ng kanyang pangangailangan ay naibibigay. Isang kilalang negosyante kasi ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ama. Samantalang si Helen naman ay nakagisna ng isang simpleng pamilya, yung tipong sapat na sa kanila ang makakain ng 3 beses sa isang araw at makontento sa isang bagay na kung anuman ang mayroon sila. To make a long story short, unang nakita ni Les si Helen noong nag-aaral sila ng high school at talaga namang nabighani kaagad siya sa taglay nitong ganda. Na love at first sight ang binata sa dalaga, kaya naman pinag-aralan kaagad ni Les kung paano makikilala si Helen at kung paano niya ito liligawan. Lumipas pa ang ilang mga buwan hanggang sa nagkakilala na nga ang dalawa at naging isang malapit na magkaibigan. At dumating pa nga sa punto na pinatotohanan nila ang isang kasabihan na friendship is the beginning of love. Dahil sa kalaunan ay naging isa na silang officially lover. Sa mga panahon na iyon, batid ng dalawa ang antas ng kanilang pamumuhay. Ibig sabihin, alam ni Helen na mayaman si Les at alam din naman ni Les na mahirap lang si Helen. Pero kahit ganun pa man ay isinantabi ng dalawa ang agwat ng kanilang pamumuhay at pinaibabaw ang kanilang wagas na pagmamahalan. Pareho silang masaya sa kanilang relasyon at kung meron man silang mga away o tampuhan ay mabilis nila itong nariresolba dahil pareho silang dalawa na may malawak na pangunawa. Bagamat pareho silang masaya ay mayroon pa rin silang kinakatakutan. Iyon ay kung malaman ng kanilang mga magulang ang kanilang pinakatago-tagong relasyon. Buwan pa ang nagdaan, dumating na nga ang araw na nalaman ng kanilang mga magulang ang kanilang sekreto at hindi nga sila nagkamali ng iniisip dahil tumutol kaagad ito sa kanilang pagmamahalan, lalo na ang mga magulang ni Les. Sinabihan kaagad sila ng mga ito na itigil ang kanilang relasyon dahil sa agwat ng kanilang pamumuhay ay hindi magiging successful ang kanilang pagsasama. Sobrang nasaktan ang dalawa sa narinig nila mula sa kanilang mga magulang, lalo na si Helen na sobrang minaliit ang kanyang pagiging mahirap. Pero imbis na sundin ang kanilang mga magulang na maghiwalay, ay pinili ng dalawa na ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Kaya naman noong November 1937, sa edad nilang 19, ay nagtanan silang dalawa. Namuhay sila na walang anumang komunikasyon sa kanilang mga magulang at nagpakasal hanggang noong 1963 mula sa kanilang tinitirhan ay lumipat sila papuntang Long Beach, California at doon ay nakapagtrabaho si Les bilang isang photographer ng mga Navy at si Helen naman ay namasukan sa isang real estate. Nagkaroon sila ng 3 mga anak pero ang kanilang pagmamahalan ay nananatili pa ring mainit. Laging pinapasyal ni Les si Helen, binibigyan ng mga paborito nitong bulaklak at hinahalikan sa pisngi, at hindi rin sila nakakalimot magsimba. Aktibo ang kanilang pamilya sa isang relihiyon na Jehovah's Witnesses. Lumipas pang maraming taon, dala na rin sa kanilang katandaan, si Helen ay nagkaroon ng stomach cancer at si Les naman ay nagkaroon ng Parkinson's disease. Bagamat may mga sakit na iniinda ang dalawa, ay nasasaksihan pa rin ng kanilang mga anak ang sobra nilang pagmamahal sa isa't isa.
at nagawa pa nga nilang i-celebrate ang kanilang 75th anibersaryo ng kanilang kasal. Ilang araw pagkatapos ng lahat ng iyon, si Les ay na-comatose at base sa doktor na tumingin sa kanya, ay ilang araw na lang umano na madudugtungan ang kanyang buhay. Labis na ikinalungkot ni Helen ang nangyari sa kanyang asawa hanggang sa unti-unti siyang nanghina sa sobrang pag-aalala at dahil na rin sa kanyang stomach cancer ay tuluyan na nga bumigay at binawian ng buhay si Helen noong July 16. Samantala si Les naman bilang isang comatose ay walang kaalam-alam na pumanaw na pala ang kanyang pinakamamahal na asawa. Pero pagkalipas lang ng 24 oras ay sumunod na rin namatay si Les Brown. Pumanaw silang pareha sa edad na 94. Marami ang naantig sa love story ng dalawa simula nang ilabas ito ng kanila mismong mga anak. At ang kwentong pag-ibig ni Les at ni Helen Brown ay siya ring sumasalamin na walang pinipili ang wagas na pag-ibig, maging mahirap ka man o mayaman. At ang kwento ding ito ang nagpatunay sa pagmamahalang Till Death Do Us Part. Magandang araw mga kaibigan, ito ang Harlika TV. At kung nagustuhan mo ang video na ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat mga kaibigan, hanggang sa susunod pa nating video.